lang po tayo dito sa Metro Manila, ang binabaha. Halos 4 na araw ng lubog sa baha ang ilang lugar sa Maguindanao at sa North Cotabato. Marami sa mga residenteng lumikas, kumakalam na raw ang tiyan. Mula sa Datong Montawal, Maguindanao, nakatutok live si Emil Sumangi. Emil! Mel, nasa 30,000 mga kababayan na natin ang apektado ng malawakang pagbaha dito sa Maguindanao at North Cotabato. Ang pagsakay ng kalabaw, ang pagsampa sa balsa at ang paglangoy ang tanging paraan ng mga residente para makabiyahe sa ilang mga bayan dito sa Maguindanao at North Cotabato dahil sa malawakang pagbaha. Umapaw kasi ang Rio Grande de Mindanao River dulot ng walang tigil na pag-ulan simula pa noong Biyernes. 11 barangay sa Datong Montawal at 10 barangay sa Pagalungan sa Maguindanao ang lubog ngayon. Lubog din sa baha ang Municipal Hall ng Pagalungan. Ang mga paralan, sementeryo pati na ang kampo ng mga sundalo, mistulang isla sa gitna ng karagatan dahil lumubog ang mga nasa paligid nitong taniman. Wala sa evacuation centers ang mga naapektuhan kundi sa gilid ng National Highway. Kahit delikado, nagpasya silang manatili muna rito dahil bukod sa kulang din naman daw ang gamot at pagkain sa mga evacuation center, mas gusto nilang malapit sila sa mga lubog nilang tirahan. Baka pwede po na tulungan kami kasi ito nga, pabalik-balik ang baha. So ang mga tao, nadi-displace na naman. Kagabi, tinignan namin ang sitwasyon ng bawat pamilyang naririto. Kandila lamang ang pinagkukunan ng liwanag. Balot na nga ng kadiliman ng paligid, salat pa sa pagkain ng karamihan. Nairaos man ang kapunan, di naman nakaligtas sa mga kagat ng mga insekto ang mga bata. Paano sila matutulog? Isa? Paano? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Eh paano ang lamok? May muskitero. Bulambo. Apelan nila sa pamahalaan. Ika na nagkapirago mo kaming katuwa. Ah, sa bata pa daw siya. Sa maliit pa siya. Kada taon na experience na niya, may baha talaga, pumataas ang tubig. Pang nakikita ko sa aking sarili, is blagyan ng diki. Kasama ang Maguindanao at North Cotabato sa mga flood-prone area sa bansa base sa tala ng DENR, Mines and Geosciences Bureau. Mahigit 40% ng lupa sa Maguindanao ang binabaha, habang mahigit 30% naman ng lugar sa North Cotabato ang nalulubog sa baha. Sa nasabing listahan, pinaka-flood-prone ang Pampanga. Ang solusyon namang nakikita ng mga lokal na pamahalaan dito sa Maguindanao, magtayo ng flood control dikes at magsagawa ng dredging o palalimin ang umaapaw na Rio Grande de Mindanao River. Pero hindi raw nila kayang balikatin ang pondo para sa proyektong gaya nito. Kung plano, matagal na po yun. Pero iwan ko kung ano yung nagiging tugon doon ng DPWH kasi concern talaga ng DPWH yan. Sabi naman ng DPWH Cotabato, hindi dredging at flood protection dike project ang sagot sa problema. A certain part siguro it will be more effective. Yes. Sa part lang na yun. But all others, so sila will be protected. Pero yung mga iba. Mas epektibo raw kung magkukusa mga taong palagi na lang daw na binabaha na magpataas ng bahay o tuluyan ng lisanin ang flood-prone area na ito. Pero tila mukhang sa sitwasyon at sentimiento ng mga residenteng aming nakausap, imposible ito. Anong sitwasyon nyo ngayon? Kayo mag-asawa, particular ho? Kami, dalawa kami mag-asawa. Wala kaming anak dito eh. Ibig sabihin, ang sitwasyon nyo ngayon? Wala talaga kami. Wala. Mel, mula kaninang umaga, maaliwalas ang panahon dito sa boundary ng Maguindanao at North Cotabato. Sakaling ito'y magpatuloy at hindi makaapekto ang bagyo, inaasahang sa loob na 3 araw, huhupa na ang baha. Samantala, nakipag-ugnayan na yung ating mga kasamahan sa GMA Kapuso Foundation at inaasahang bukas ng umaga, magsisimula yung distribution ng mga relief goods sa mga naapektuhan. Mel. Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangin.